Ayun mga kachukara, nandito na tayo sa bahay. Ang gagawin natin, mamaya ko na lilinisin itong mga ubi na to. Kasi bibili muna tayo ng mga ingredients para sa ating halaya. Bibili muna ako ngayon, tapos pagbalik, saka natin ito lalagain, or sa salitang quezon ay ilalabo natin. Okay, so ito, dami ito. Okay, so mamaya ulit mga katukaran, ang tabayanan nyo ang ating pagluluto ng halayang ubi. Let's go! Yun, lilinisin naman natin ngayon ang ube, no? Para ilaga ko na siya, or palalambutin na natin, so para mas madali pong ano, magtiga or magdurugin yung ube, no po. So ginagawa ko rito, nilalaga ko siya, so ngayon lilinisin ko muna ito. Okay, let's go mga kachukaran sa paglilinis. Ayan, so natapos ko nang hugasan yung ating ube. Ang kasunod nito ay ito. Ang kasunod nito naman ngayon ay ating pakukuluan. No, ilalaga ko to, palalambutin natin para madali siyang gadgarin. Okay? Ayan, dami siguro, mahigit 5 kilo. Hindi ko na to nilagay lahat. Ayan, dito. Yan mga kachukaran, i-ano na natin itong ube ngayon. Isalang natin ko. Ako naman. Ayan. So, pakukuluan na natin, ilalaga na natin yung ube. Ayan, so mga 5 kilo siguro ito. May get. Para sa ating halaya. Ngayon, ang gagamitin natin pang, ano, para makatipid tayo ng kahoy. Ano, para makatipid tayo ng, ano, ng panggatong. Gas. Ayan, ito na yung nilaga nating ube. Ayan, okay na po siya. So, tatanggalan na lang natin ang balat dyan para madurog. Ito na ng balat po. May. Ayan, gagadgarin ko sana to, pero no, pero mukhang matatagalan, ipapagiling na lang daw. May papagiling na lang natin. So ang gagawin muna natin ay bibiyak-biyakin to, liliitan para madaling gilingin. Yan.
Okay, so pagkatapos nito mamaya, para mas mabilis nga naman, gilingin na lang. Ayan. Ilaw pa nga to. Ha? Violet na violet, mga kapakaranang. Pero ang gagawin ko, para mas violet siya, lalagyan ko pa to ng food color. Kasi yung iba, may mga puti-puting ganito. Oh. Diba? So, gagawin natin. Lalagyan pa natin ng food color para maging, ano, maging pantay yung kulay niya. Yan, mamaya po ulit. Ayun, so andito na yung ano, andito na yung ating ube, yung ating halaya. Okay, so inumpisahan ko na pong lutuin. Ilagyan na natin ang ilang ingredients yan. At ngayon ay tuloy-tuloy na po natin lulutuin dito. Okay, sa kawa. Bali, 7 kilo to. Kala ko 5 kilo lang yung ano, pero ang dami. So, yung mga ingredients ko nito, okay, siguro kung interesado kayo ay kasi meron sana akong secret ingredients pero walang mabili rito, no, para sa kasi dati gumagawa ako ng ube na candy. So kaya kahit papaano sana meron sana akong ingredients na ilalagay dito na wala sa iba. Okay. So, magiging texture dapat ng ube ay talagang napakanipis at pinong-pino. Wala kang mararamdaman sa texture na makapal. Okay, so ang ating, ano, siyempre, ube, 7 kilo. At ang ginamit nating, ano, ay yung condense. Okay, at meron din akong gata na nilagay, gata ng nyog. And then ibap, gumamit din ako ng ibap at skim milk para pang ano, pampadagdag, pampaano dito, pang ano to, pampakrimi. Okay, so yun po yung ginagamit ko, yung iba hindi na gumagamit ng skim milk. At meron pa sana ako isa na ginagamit pero hindi ko sasabihin dahil secret ingredients ko yun. Okay, so halo-halo na lang to, halo kay ubi na lang tayo dito, pero wala pa ako masyadong ano, wala pa yung ibang ingredients, yung aking ano, sukal ay 3 kilo bang to. So titingnan ko na lang mamaya kung matamis o hindi. Saka tayo magdadagdag. Okay, so yung ibang ingredients pa. Oh, may margarine din pala to. Ha? Okay, let's go mga kasuparan. Antabayan niyo lang kung paano hanggang sa pagkaluto. Okay? Ayan, sa ano, sa 7 kilo ang ginamit ko ay 300 ml na condense, bali 7 ganito rin. Sa 1 kilo ay parang sapat na siguro yung ano, yung isang ganito na 300 ml. Kaya bali ano, ang ginawa ko ay itong condense. Nilagyan ko rin siya ng ano to, ng ibap. Dagdag ano, dagdag linamnam siya bukod doon sa skim milk nating ginamit.
Ayun mga katsukaran, matigas na ang braso. So ano na siya, medyo maligat na siya, oh. Dumapot na ng konti. Pero kulang pa sa ano, kulang pa sa lapot, no? Kulang pa sa ligat. Pagkakutin pa natin ng konti itong ating kataya. Mga katsukaran, kung gusto nyo makuha yung sikreto ko, kung ikaw ay aking subscriber, ha, at nagluluto ka ng halaya, gusto mong sumarap, gusto mong lumigat ng maganda at yung para siyang marshmallow ang dating ng iyong halaya, message mo ako, DM mo ako. Hindi dapat makaalam ang lahat. Yung mga subscriber lang. Kung ang isa sa negosyo mo itong halaya, pasarapin pa natin ang halaya mo, pako natin natin. Ngayon dito, walang mabili. Kasi dati nagluluto ako ng ubing candy. So, in-experiment ko kung paano siya kukunat, paano siya mapasarap. Ayun. Nakuha ko kung ano ang sikreto. Kaya probin na yon mga katsukaran. Kaya kung isa ka sa mga subscriber, kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na. Para ano, para mas masaya. Mga katsukaran, yung ating ano, ating panghalo, mas maganda to kung maramihan. Pero pag hindi naman maramihan, ang advice ko ay yung kahoy na sandok. Kasi pagka stainless, mahirap nakatayod yung kawa o kawali, no, napupunta sa pagkain. So delikado yun, cancerous kasi yun. Kaya mas maganda kung maramihan, paklang ng nyob, paklang lang po ng media. Or kung tuloy-tuloy naman yung negosyo mo talaga, gawa ka na lang ng kahoy na ano, magpagawa ka ng kahoy na sandok. So para ano, para safe. Chitor. Yun. Makunat na mga katsukaran, ha? Ano na siya? Kunting in-in na lang to. Medyo ano na, masakit na sa braso. A few moments later. Ayo, tapos na mga katsukaran ng ating halaya. Ito na yung ano, ito na yung finished product ng halaya. Ayan, no, basang-basa. Pero wala naman tumulo diyan. Oh no. Okay, so ayan. Oh, dapat ganyan siya, yung halos. Ito yung finished product niya, dapat hindi siya halos bumabagsak. Ibig sabihin, okay na siya. So paano nila natin 'to? Palalamigin na lang natin. And ulit, salamat kung nakaabot ka sa hulihan ng video ito or sa dulo ng video ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, kanina ka pa nanonood pero hindi ka nakasubscribe, please don't forget to subscribe naman dyan. And pindutin mo rin yung notification bell. At piliin mo yung all para kapag mayroon tayo mga bagong video ulit, ay isa ka sa unang makakapanood. O di ba astig yun kapag kauna ka nakapanood? Okay, so yun lang mga katsukaran. Magandang araw ulit. And God bless po sa inyo. Merry Christmas nga pala. Merry Christmas. Oh, baka naman. Baka naman yung mga ano natin dyan. Alright mga katsukaran. Merry Christmas sa inyong lahat ulit.
at naway dumating ang panibagong taon sa atin na puro bless, no? At marami mga blessings. So yun lang mga katsukaran, and shout out sa lahat po ng ating mga subscribers, mga viewers, no? And dito na lang po, and bye bye po, God bless, bye bye.